So last time, we were on the topic of the code of ethics for professional teachers. So if I may recall, we stopped in Article 6 of the Code of Ethics, and that is the teacher and higher authorities in the profession. Okay, so let's continue. Should you require questions or any point of clarification, you can just butt in or you can just send message sa chat po so we can discuss. And should you wish to share naman your experiences that will come along or that are related to what we are discussing, same. You can send in the chat, you can raise your hand, and you can just butt in po. Okay? Para mas okay ang discussion. Or if you can suggest, like, sir, pwede ba tayong magkaroon din ng interaction or recitation? Pwede din naman recitation or brainstorming. Okay? So, Article 6, the teacher and higher authorities in the profession. So, in Section 5, every teacher has a right to invoke the principle that appointments, promotion, and transfer of teachers are made only on the basis of merit lang dapat. Okay? Basis of merit and needed in the interest of the service. So, basically, in Article 6, Section 5, this is about merit-based appointments and promotion. Okay? That it should, there should be fair competition din sa mga appointments, sa mga promotion. Hindi yung wasta-wasta or ang tawag doon, yung padrino system. Okay? So, the teacher or teachers support a fair and transparent selection process. Okay, hindi yung nagja-jack up ka dahil may kakilala ka sa loob, malapit ka sa kusina. So, we need to ensure that all qualified candidates are given equal opportunities. Okay? So, we have the right to invoke that principle. Okay? Hindi yung may favoritism, di ba? na we engage in favoritism, that we undermine the principle of appointments already. Kahit siguro minsan unqualified applications unqualified application tayo, ang meron tayo, nag-a-apply pa rin tayo para lang makapasok kasi meron tayong backer, di ba? Meron tayong backer. So in that case, we are disregarding the importance of merit and competence. Okay? Yung undermining candidates through unethical behavior just to gain an unfair advantage in the selection process. Okay? So yun yung nakapaloob sa Section 5. Yung Section 6 naman, a teacher who accepts a position, o syempre pag nag-apply ka na, a teacher who accepts a position assumes a contractual obligation to live up to his contract, assuming full knowledge of employment terms and condition. So, in Section 6, it discusses about contractual obligations. Dapat alam din natin kung ano yung mga terms and conditions meron tayo when we sign a plantilla, an item. Diba? Pag na-hire ka na, dapat nabasa mo lahat ng terms and conditions. Okay? It means, yung contract adherence ni teacher, dapat fully understood niya. Okay? Ang employment contract. Kasi kailangan mong i-fulfill yung obligation mo kung anong nakalagay sa contract. Okay? What else? Commitment. Dapat may professional commitment ka din. Kasi once you signed a contract, once na-hire ka, you should be fully committed.
should be you should have a strong commitment, okay, to that obligation, to that contractual obligation na pinirmahan mo, okay. Dapat you should also have clear understanding. Kung hindi mo naintindihan, then you can seek clarification. Kung may mga hindi ka maintindihan sa terms and conditions doon sa contract, then pwede kang mag-seek ng clarification para to ensure full knowledge and compliance. Hindi yung si teacher minsan nagkakaroon ng potential legal and professional consequences dahil sasabihin niya na, ay, hindi ko kasi alam na bawal pala yun. Ay, hindi ko kasi alam na ganito pala yun. Okay? Eh, nakapaloob naman yun lahat sa kontrata mo. Kung, di ba, ganun naman lagi ang protocol. Hindi yung pirma ka ng pirma dahil sobrang natutuwa dahil na-hire ka. Okay? And, of course, when you sign, hindi dapat binineglect ni teacher ang kanyang duties. Okay? Duties and responsibilities. What else? Huwag kang mag-sign kung hindi hanggat di mo pa naiintindihan yung terms and conditions. Okay? So that is about Section 6 of the Article 6. Okay? It's about contractual obligation. Hindi yung sinisisi mo na lang sarili mo in the end na kung may violation ka na or na-demanda ka or di ba? And hindi rin naman pwedeng aalis ka na lang basta-basta sa school. Di ba? May mga cases din na mabibreach or mabibreach of contract ka. Dahil siguro, especially sa private school, kawawa yung mga estudyante pag gano'n. Yung pag ayaw mo na, aalis-alis ka na lang bigla, re-resign ka, di ba? So, kailangan mo din ng proper turnover if that's the case. Okay? Kung valid naman yung reason mo to go out, kailangan mo ng proper turnover. Okay? Yun ang sinasabi natin na contractual obligations. Hindi yung, let's say, what else? Kung nag-sign ka rin ng ano, I mean, once you sign a contract, hindi mo dapat i-break yung kontrata mo. Okay? Breaking means you are leaving the position before the agreed term without proper notice, without proper justifications. Okay? So, yun, ang Section 6, your full understanding of your duties and responsibilities. Kasama din dyan yung si teacher frequently na nagkakasakit, okay, or arriving late lagi pag pumunta sa school without valid reasons. In that case kasi you are disrupting the learning environment and therefore you are neglecting your responsibilities as a teacher. Okay, yan yung sa Section 5 and 6 of the Article 6. Tinuloy natin. Next is Article 7. It's about school officials, teachers, and other personnel. So, in Section 1, all school officials shall at all times show professional courtesy, helpfulness, and sympathy towards teachers and other personnel. And such practices being standards of effective school supervision, dignified administration, responsible leadership, and enlightened direction. Okay? So, basically, itong Section 1, it deals with professional courtesy. What else? Professional support. Diba? Kasi in a school, we should work as a team. So, meron dapat tayong support. Like, if you are a school official, you should also show respect consistently. What else? Courtesy towards your teachers and other personnel.
Same is true kung ikaw ay teacher, 'di ba? Napag-ano natin sa the teacher and higher authorities. Ito naman yung kabuuan na it's the school. Because we need to foster a positive and professional working environment. So kung sino ang nasa leadership, we need to support. Okay? We need to offer help and support to teachers. Kung ikaw ay nasa administration, kung ikaw ay holding a position, supervisory or managerial positions, okay? We should provide resources, what else, assistance sa classroom management. Kung may isang teacher na nangangapa sa kanyang classroom, nahihirapan siya sa that behavior ng mga bata in terms of discipline, kailangan natin i-assist, kailangan natin i-support, okay? Because we need to demonstrate also as a team, okay, a commitment to the success of the school. Kasi syempre kung success yun ng school, success ng lahat. Okay? Hindi yung nagpapakita tayo ng disrespectful behavior, lack of support. Okay? Like yung indifference. Meron kasi minsan may mga teacher na may mga school officials na mapang mataas, 'di ba? May mga ganun, mapang mataas. They show indifference to the personal or professional challenges faced by the teachers, di ba? Some of them creates a hostile and unsupportive work environment, which is not should be the case pag ganun. Okay? Kasi may tendency din na, syempre lahat naman ng school officials are teachers, or hindi lahat pala. Mostly. Okay? So, there will be chances na magiging ano din kayo, magkakaroon kayo ng leadership role, ng managerial role, supervisory role. So, same din. Since we are teachers, we should consider, we should support our fellow staff, our fellow personnel, both in academic and non-academics. Okay? Section 2, school officials, teachers, and other school personnel shall consider it their cooperative responsibility to formulate policies and introduce important changes in the system at all levels. Ganun dapat yun. Kasama ang lahat sa pag-create, pag-formulate ng policies. Hindi lang ang nag-create ng policy ay yung mga heads or yung mga, let's say, yung top positions. Okay? Dapat cooperative responsibility. So, in Section 2, it deals mainly on cooperative responsibility in policy formulation. Okay? So, when you say cooperative responsibility, dapat may collaboration. We should participate. We should get involved. Okay? In the policy making. Kaya pag sinasabi nila, anong suggestion nyo? Eh, kung meron kayong suggestion, meron kayong complaint, may concern during the general meeting, raise your hands. Kasi karamihan ayaw magsalita, natatakot magsalita, natatakot mag-suggest. Pero after the meeting, ang daming daldal, ang daming mga sinasabi. Di ba? So, hindi maganda yung ganun. Pag natapos ang meeting, nakapag-formulate ng policy, saka kayo magsasalita. Di ba? May mga ganong teachers din kasi yung natatakot, nahihiya, feeling nila pag nagsabi na ng complaint, ang kapalan ng mukha, di pa bida-bida, mga ganon eh. Pero hindi. We should get involved. We should participate in policy formulation. Di ba? Kasi we need to work together to formulate policies, introduce changes kung anong meron, so that in this case, we are ensuring that all voices, all concerns, di ba, are heard and considered. Meron tayong karapatan, syempre, di ba? So, in cases for, let's say, mga meetings, ganyan, there should be inclusive discussions, okay? Inclusive discussion means where the teachers kasama mga
academic personnel or any other personnel, because you know they can contribute ideas. Okay, ideas, what else, kung anong feedback nila, kasi sila yung naka, let's say sa teachers, kayo ang nakakaalam sa classroom, kayo ang nakakakilala sa mga estudyante. So kung merong policy na kailangan mapalitan, then you should raise your ideas, okay, your concerns, especially on policy changes. Kasi shared responsibility yan, di ba? All stakeholders, ang tawag natin. Kaya minsan pag may mga meeting pa, pag school meeting, sa school meron tayong sinasabi na governing council. Sa governing council, kasama dun yung merong representative outside, may representative ng iba-ibang professions. Para at least, kasi ang school naman ay hindi lang naman yung mga educators dapat. Dapat meron ding representative, especially in the implementation, formulation of school policies. Kailangan we need to work cooperatively, okay, to achieve common goals. So, dapat may involve ang mga stakeholders. Ang community, representative ng student council, kasi siya ang mag-represent sa mga estudyante. Minsan kasama din yung PTCA, yung Parent Teacher Community Association President, Business Council President, health professionals. Kasi kailangan lahat ito, okay, sa school. So, yan yung pinopoint out ng Section 2. Okay? Kailangan ng inclusive discussion. Okay? Next, Section 3. School officials shall consider, shall encourage, and attend the professional growth of all teachers under them, such as recommending them for promotion, giving them due recognition for meritorious performances, and allowing them to participate in conferences, okay, in training programs. So, in Section 3, basically, it discusses about encouraging professional growth. Huwag nating hayaan ang mga teachers natin na mag-stagnant lang doon. Kung may mga chances to send them to seminars, kahit webinars, mag-ano tayo, kasi we need to upgrade. We need to keep ourselves abreast with the latest. Okay? To encourage them to attend professional development workshops, conferences, training programs, para ma-enhance yung skills nila. Ma-enhance yung knowledge nila. Diba? Ang dami, especially nung pandemic, ang mga teachers, punong-puno ng mga webinar certificates kasi ang daming webinars. Maupo ka lang, mag-attend ka lang, makinig ka lang, matututo ka. Especially, kailangan natin ng mga modern strategies, ano ba, modern learning, what you call this, and instruction opportunities, yung mga research-based practices na pwedeng i-apply sa mga estudyante ngayon. Diba? So, kailangan nating i-upgrade. What else? Siyempre, recognition of excellence. Kung may mga teachers kayo, dapat na, let's say, nananalo outside, nagdadala ng recognition, or coach siya ng mga estudyante, school officials should recognize. And sometimes, hindi lang yan. They reward, okay? Reward teachers for their meritorious performance, such as mga awards. Awards na yan. Minsan may mga promotion pa. Okay? Public acknowledgement. Pinupost sa Facebook. O, eto, nanalo siya sa palarong pambansa. Gold medal. Laging nakadikit doon yung mga coaches. Diba? Yung mga coaches, para ma-recognize yung mga teachers. Okay? So, in all activities of the school,
na nagdadala ng recognition. Dapat they should be given recognition of excellence. What else? Mentorship programs. Kailangan din yung mga, kung ikaw ay well-experienced teachers or ikaw ay seasoned teacher, let's say 20 years ka ng teacher, we call them seasoned teacher or institution na sila. They can guide or they should guide and support the new, okay? The newer teachers, especially pag professional growth ang pinag-uusapan. Ganun, hindi yung nagmamalaki ka kasi seniority. Ang tagal ko na dito, kaya huwag niyo akong questionin. Hindi, may mga ibang teachers kasi na ma-attitude din like, naku, pinaghirapan ko kaya itong promotion na ito. So, maghirap din kayo. Di ba? Mag-ano din kayo. Mag-effort din. Ganon. Okay? Pero dapat, we should assist. Okay? We should support. We should guide the new teachers. Okay? Minsan kasi natatakot ka na baka, matalino itong batang ito. Mauungusan ako nito later on. Di ba? Pero don't you know that mas madaming mga, let's say, mga junior teachers, yung nasa first 5 years of their teaching experience ang mas qualified na kasi sila yung agresibo sa pagkuha ng masters, pagkuha ng doctorate degrees. Eh pag ganun ang mangyayari, talagang mapupromote sila kahit 5 years pa lang sila or 3 years. Uungusan niya yung 20 years na doon or even 25 years of service kasi nga he or she has the qualification. Okay? Next, section 4, no school officials shall dismiss or recommend for dismissal a teacher or subordinates except for a cause. Oh, take note, ito ang isa sa right ninyo. This discusses about fair dismissal practices. Okay? Fair dismissal practices. Hindi porket hindi ka paborito ni principal, papatanggal ka niya. Diba? What else? Hindi porket hindi mo siya ka-line up, papatanggal ka na niya o i-dismiss ka. No, hindi yun maaari, hindi yun pwede. Okay? There should be just cause for dismissal. So, meaning, school officials should ensure that any dismissal, aside from dismissal, any recommendation for dismissal of a teacher or any subordinates is based on just cause and follows due process. Dapat nakafollow yan ng due process. What else? There should be transparent procedure. Okay? Ibig sabihin, si school official should maintain transparency and fair procedures for addressing, let's say, performance issues. Okay? Kasi minsan, maraming tinatanggal kasi sinasabing, hindi kasi weak ang performance niyan. Hindi talaga siya magaling po, di ba? Yung performance kasi niya mababa. Ito kasi yung mga potential ground for dismissal, di ba? So, it should be treated with respect and fairness. Kailangan transparent. Paano mo nasabing weak siya? Ayan. Nung nag-observe ka ba, mababa ang score niya? Noong pina-evaluate mo ba siya sa mga estudyante, mababa ba siya? Maraming factor din kasi eh, di ba? Pag-evaluation, ini-evaluate ka, ni principal, ni academic supervisor, pinupuntahan ka sa klase mo, ino-observe ka. Aside from that, pinapa-evaluate din sa mga estudyante, lahat ng estudyante mo, kung kumusta ka naman as a teacher, sila ang mag-grade sa'yo. And then, a portion of that, galing din sa mga katrabaho mo, sa mga co-teachers. We call that peer evaluation. Kaya dapat friendly ka din, hindi na yung maraming kaaway. Kasi ibabagsak ka ng mga co-teachers mo pag during peer evaluation. And aside from that, titignan din yung qualification mo kung stagnant pa. Nag-move ba? Within the year, nag-attend ka ba ng seminar? May upgrade ba ang qualification mo? Lahat ng yun kinukonsider. Okay?
Kaya hindi ka pwedeng basta-basta tatanggalin dahil weak ang performances mo, 'di ba? Dapat ang cause for dismissal mo ay transparent, should be just, dumaan siya sa proper procedure. Okay? Proper procedure. Okay? And last for Article 7, Section 5, school authorities concerned shall ensure that public school teachers are employed in accordance with pertinent civil service rules. And private school teachers are issued contracts specifying the terms and conditions of their work, provided that they are given, if qualified, subsequent permanent tenure in accordance with existing laws. Okay, ang haba niya, pero this is about employment and tenure. Kasi pag nag-apply kayo sa public school, iisa kasi ang form na fill upan niyo, yung galing sa civil service. Okay, galing sa civil service, may mga ano ka doon, i-declare ka doon. So, kailangan truth lahat ng ilagay mo doon. Okay? Kaya, in accordance with civil service rules. Di ba pag may mga application dyan sa mga public or even in the government, ang i-entertain lang nila kung sino yung naka-fulfill ng requirements. Okay? Madami yung fill upan. Okay? Na-try ko na din dati, nag-apply sa isang university as a professor. Naku, saan damakmak ang kailangan ng fill upan pala. Eh, yung mga forms na yun galing sa civil service. Okay? Kasi nga, syempre, government siya. Okay? Clear contracts. Sa private school naman, dapat, since ang private school, hindi siya sa government, ang magbibigay sa'yo ng kontrata is the owner of the school. Diba? So, dapat clear ang contract mo. Na-specify dapat yung mga terms and conditions mo dun for work. Dapat transparent and may mutual understanding kayo ng principal or yung may-ari ng school. Okay? What else? In terms of tenure naman, school authorities, dapat sila ay mag-provide ng yung kung qualified yung teacher, sila dapat yung mabibigyan. Okay? Based on existing laws. Okay? Para magkaroon, to ensure yung anong tinatawag doon, yung stability, yung job security naman ng mga teachers. Hindi tayo nagko-comply sa mga rules. Okay? Kung ikaw ay school officials, what else? We denied tenure to our teachers. Okay? What else? Ano pa? Sa private school naman, kung hindi clear ang contract, minsan, kaya umaalis yung mga teachers sa private kasi hindi clear ang contract nila. Okay? Especially yung mga terms and conditions sa kanilang employment, which leads definitely ng misunderstanding and disputes. Kaya, di ba pag na-hire kayo, kakausapin kayo ng HR, and then i-discuss muna niya lahat. Ito yung pros and cons, ito yung mga kailangan gawin. Bago ka mag-sign, di ba? Bago ka mag-sign ng kontrata mo. Okay? Para hindi kayo mag-aaway later on kung meron kayong hindi pagkakaintindihan. Di ba? So, we need to ensure also employment rights kasi may mga employment rights din naman yung mga teachers natin. Kaya pag ikaw ay isang school administrator, we need to ensure all these things. Okay? Yung pina-process mo yung proper salaries ng mga teachers, benefits, yung mga leave request nila promptly and accurately. Okay? Hindi yung meron kang favoritism. So, especially pag relevant government regulation. Sa public school talaga, syempre government ang naka-ano dyan. Okay? Naka-monitor. Sa private, syempre yung may-ari din ng school. Okay?
So, yun ang about section number 5. Okay. Next, Article 8. Oh, eto na yung main role natin, the teachers and learners. Eto yung laging na-emphasize kasi mas marami tayong oras sa mga estudyante natin. Halos maghapon, we are with our students. Kaya, etong Article 8, eto yung laging ine-emphasize. Okay, so let's dig in kung ano tong Articles 8 pala, sorry. Article 8. 6 bang sabi ko? Article 8. Teachers, the teachers, and learners. Okay, let's start with the first section. A teacher has a right and duty to determine the academic marks and promotion of learners in the subject or grades he handles, provided such determination shall be in accordance with generally accepted procedures of evaluation and requirement. In case of any complaint, teachers concerned shall immediately take appropriate actions, observing due process. Nagets nyo? Haba. So, this is about academic marks and promotion. Okay? Minsan kasi dito yung kinocomplain ka ng teacher, ng parent. Dahil sa grade ng anak niya, ganito, project, ganyan. Okay? So, ibig sabihin nito is there should be fair evaluation. Si teacher dapat uses standardized and accepted procedures. Ano ba yung mga standardized? Kung quarter exams, kung monthly tests, kung quizzes, meron naman tayong kina-follow sa assessment, di ba? Pag project, na hindi pwedeng magpabili ng pagkamahal-mahal na project. Okay? Just to evaluate and determine the academic marks. Okay? Ano pa? Promotion. Promotion is pag, let's say, grade 1, mapupromote siya into grade 2. Okay? So, there should be fairness and accuracy. May isang case before, pero matagal na to. Dito yun sa UAE. May isa kaming teacher noon sa computer. Siyempre, pag computer teacher kasi, halos handle niya from grade 1 to 10. So, hindi na niya may memorize yung mga estudyante. Bakit handle niya from grade 1 to 10? Kasi ang computer subject naman is once a week. Di ba? So, pag ganun kasi, mahahandle mo lahat. So, ang nangyari dyan, since hindi niya maano, parang nag-guess na lang siya nang nilagay doon sa mga sa mga grade, kasi hindi niya kilala sa dami ng estudyante niya. So, here comes a parent na stage parent siya. Ibig sabihin, yung stage parent, sila yung nakamonitor kasi honor student yung anak niya. So, nakamonitor sila. Kulang na lang meron silang sariling quiz. Minsan na mo-monitor niya, nag-record din siya, ni-record niya ang quiz ng mga anak niya, ni-record niya ang kanyang quarter test. Di ba, alam naman kasi nilang score. So, ang kulang na lang doon is recitation. Okay? So, si parent, alam niya ang expected grade ng anak niya kung ganun. Kung, let's say, kulang na lang ay recitation at behavior, let's say, sasabihin niya na, siguro ang anak ko hindi naman masyadong maloko, so ilagay ko na lang 85. Ang recitation, hindi naman siguro bobo ang anak ko, so ilagay niya 85. Okay? So, alam na ng magulang ang ine-expect na grade. Now, pagdating ng card day, naku, nagulat yung magulang. Failed ang score ng anak niya. Failed ang grade ng anak niya sa card. Eh, syempre, nag-complain ang nanay. Gusto niyang makita bakit. Bakit ganito? Bakit failed? At doon, nakita nila na pinakita yung class record ni teacher. Eh, yung pala, in-assume na lang niya na ganito, 75 lahat, 75, ganun. Nag-guess na lang siya ng grade sa dami ng kanyang load. Pero hindi yun naman acceptable for a teacher. Diba? So, there should be fair evaluation. Kasi talaga iko-complain ka ng mga magulang. Okay? Kaya dapat transparent ka. Para anytime na mag-complain sila, eto. O ma'am, eto yung grade ng anak mo, oh. Okay? Eto yung mga nakuha niyang score. Okay? What else?
there should be, in relation to that, dapat meron ding timely actions on complaints. Meaning, upon receiving a complaint regarding grades, the teacher promptly investigate right away. He should address the issue right away. Okay? Pero syempre, you should follow due process naman. Okay? To ensure a fair resolution. Hindi yung hihintayin mo pa after a week pa bago mo i-address. Diba? Kaya dapat, prepared si teacher sa mga ano niya, class record niya. Okay? May mga cases na siyempre, meron naman tayong criteria for grading kasi, di ba? Pag-aaralan niyo 'yun sa assessment. Kung ilang percentage ang exams, ang performance output, ang mga quizzes na 'yan, project, may mga percentage naman 'yan. So fair dapat ang pagbibigay mo doon para meron kang papakita. Okay? Transparent criteria. Okay? Ang follow mo. May mga cases naman na dati, nung wala pa, nung may mga, ano pa tayo, honor. Especially paglabanan ay valedictorian, salutatorian, and talagang, ano sila, close fight, kumbaga. Ayan, very, very crucial pag ganyan. So, pag may isang parent na nagko-complain, bakit yung anak ko third honor, yung eto ay first honor, kasi ganito, ganyan, ganyan. So, pumunta sa'yo at nag-complain siya. Ano ang gagawin mo pag ganun? Hindi mo naman pwedeng ipakita yung grade nung isa, di ba? Kung hindi niya concerned. Ang ipakita mo lang is yung grade ng anak niya. Okay? Pag pinipilit niya, paano? Paano naging first honor ito? Ganito. Pag marami siyang mga allegation, wala siya na doon sa jurisdiction. Okay? So, kung nagko-complain siya dahil third honor lang ang anak niya, ang ipakita mo lang is yung grade ng anak niya, yung performance ng anak niya. Huwag na huwag mong ipakita yung sa ibang estudyante kasi hindi niya concern yun. Okay? Kasi may mga cases na ganun eh na, ma'am, eto oh, tingnan niyo, ang layo ng mga ganun sila. Pag ganun, you are violating din yung data privacy ng isang learner. Di ba? Na pinapakita mo yung grades niya sa iba. Dapat ang nakakakita lang ng grades is the parent and the student concern, yung may-ari. Okay? So, in short, hindi dapat maging bias si teacher sa pagbibigay ng grades. Hindi porket umari mo yung nanay niya, binibigyan ka ng ganito, ang taas na ng grado. Di ba? May mga personal biases din tayo. Or, binigyan ka ng alahas noong Christmas, di ba? Pasado na siya, di ba? So, it should not be based on personal biases or favoritism. It should be on the learner's actual performance and merit. Okay naman to accept gift, di ba? During Christmas, pag may ano, basta walang kapalit. Okay? What else? We should not ignore complaints. Dapat laging ina-address yan. Okay, section 2. A teacher shall recognize that the interests and welfare of the learners are of first and foremost concern and shall deal justifiably and impartially with each of them. So, this is about the interest and welfare of the learners. Related din sa one, impartial treatment dapat. We should treat all our learners justly, impartially, para naman, tawag doon, yung interest ng mga bata, yung welfare ng mga bata ay mapaprioritize. What else? Supportive ang environment. It should be, meaning, it should be an environment conducive to all. Okay? Conducive to all. Dapat lahat ng bata, they feel valued sa classroom, they feel welcome. Okay? They feel respected. Kasi yun din ang ibabalik sa'yo kung yun ang mangyayari. Di ba ang papapansin nyo sa isang school minsan? May mga teachers na mahal ng mga bata. Happy-happy sila pag teacher na yan ang teacher nila. So, ibig sabihin, ang maganda yung, ano niya, yung environment. Supportive ang environment ni teacher. Kaya,
nirespeto siya, di ba? Minamahal siya ng mga estudyante. Kaya kung ikaw ay isang terror teacher, naku, puro simangot, puro iniiwasan ka ng mga bata, what else, natatakot ang mga bata, di ba? Di ba sabi nila, respect begets respect. Okay? So, dapat fair din tayo sa pagbigay ng discipline. Fair discipline, di ba? So, pag, if we enforce classroom rules, okay, and discipline, dapat, it should be fair. Hindi yung may pinapanigan kang group or estudyante. So, dapat ma-feel ng mga bata that hindi ka nagpapakita ng favoritism or bias towards any one of them or group of students. Okay? Kasi syempre, we shall recognize yung best interest and welfare of all our learners. Okay? So, in short, we should avoid unfair treatment. Okay? Nandun na yung favoritism, biases. What else? Discriminatory behavior. Hindi dapat yung nagpapakita ng discriminatory behavior sa mga estudyante. Okay? Yung we are discriminating learners against, we are discriminating them against their, let's say, personal characteristics, race, gender, di ba? Socioeconomic status. Mas paborito mo yung isa kasi mayaman sila. Di ba? So, we should not neglect the best welfare and interest of our students. Okay? That is about section 2. So, with connection to section 2, under no circumstance shall a teacher be prejudiced or discriminate against a learner. Yung sabi ko kanina, discrimination. So, this is about prejudice and discrimination. Ibig sabihin, equal opportunities dapat. Okay? We should, as a teacher or as teachers, we should provide equal opportunities for all learners to participate and succeed regardless of their background or personal characteristics. Di ba, pag ikaw ang advisor, unang-una mo kasing gawin is to know your students. Kilalanin mo sila para alam mo kung sinong itatap mo pagdating ng, kasi halimbawa, hindi yung may isa kang nakitang magaling. Siya na lang lagi. Pag science activity, siya na naman. Pag English, siya na naman. Hindi pwedeng ganun. Okay? Dapat equal opportunities din. Makikita mo naman dun sa klase mo eh, na may mga grupo na pag malapit ng intram, sila na yung bida-bida, di ba? Kasi it's their month. Di ba? Pagdating naman ng foundation day, mahalata mo yung mga galing sumayaw ng ganito, ganyan, kumanta. So sila yung aasahan mo. So itap mo sila, di ba? So pagdating naman ng mga science activities, quiz based, ayan, itap mo sila. But make sure na lahat nagpa-participate. Okay? Lahat. Kasi isa, bawat isa sa kanila, meron at merong kagalingan yun. And that is, yun yung goal natin, yung purpose natin, na tulungan yung bata na discover kung anong meron siya. Meron at meron niya. Hindi porket nakaupo lang siya doon tahimik sa gilid, 'di ba, sa corner, pinapabayaan mo na, 'di ba? Malay mo, siya pala ang pinakamagaling mag-paint, mag-drawing sa klase or mag-compose ng poems, ng songs, 'di ba? May kagalingan din. Kahit yung pinaka-loko-loko sa klase, meron at merong kagalingan doon. Pero usually sila naman yung sa sports, 'di ba? After ng intrams, wala na, absent na sila ng absent. May mga ganong bata na inihintay lang nila ng sports. Pag after ng ano, magda-drop na, kasi sa sports lang sila, yun na ang gusto nila. Doon papasok yung role ni teacher to give them good motivation, okay, and inspiration.
So, equal opportunities, inclusive practices, yun yung sa section 3. I mean, yes, section 3. Sa section 4, a teacher shall not accept, oh, ito ang i-clear natin ha, a teacher shall not accept favors or gift from learners, their parents, or others in their behalf in exchange for requested concessions, especially if undeserved. So, ano bang ibig sabihin nito? Bawal bang tumanggap ng gift sa mga parents, sa mga estudyante? May mga schools na pinagbabawal, pero hindi naman bawal. Basta walang nakakabit na in return, favor in return. Okay? Like, so, accepting favors or gift. Kasi kilala mo naman yung mga estudyante eh, kung talagang hindi niya kaya, di ba? Bakit siya papasa? So, ang gawin mo, tulungan mo siya para pumasa. Hindi yung mag-accept ka ng accept ng gift. Ma'am Rosana, you are raising your hand. So, this is about accepting favors or gift, ha? Pero pag may mga special occasions like birthday mo, what else? Christmas, end of school year, teacher's day, pwede namang tumanggap ng mga gift, flowers, chocolates. Okay? What else? Depende na yun sa policy ng school. Okay? Na, let's say, pag sinabing bawal, di wag tumanggap. Di ba? The teacher should politely decline any favors. Kung gift kasi, okay lang. Pero kung may favor, mahahalata naman yun ng mga estudyante kasi, di ba? Na bigla na lang pumasa si ganito kasi nagbigay ng ganito, ganyan. Di ba? Minsan kasi meron ding pag hindi mo na pagbigyan yung magulang, susugurin ka sa school. Eh, binigyan kita ng ganito, ganyan. Hindi mo pinasa yung anak ko. Eh. Oh, di na booking ka. So, if they're in exchange for concessions, we should maintain professional integrity pag ganon. Okay? Tignan ko nga yung mga nag-message sa chat. Okay? So, accepting favors or gift. Dapat meron ding transparent communication. Meaning, communicate clearly sa parents, sa learners, that yung academic performance lang ang basehan. Okay? And hindi siya pwedeng i-influence ng gift or favors. Ganon. Okay? Explain mo. Pag binigyan ka ng gift, ay, salamat po, ma'am. Pero ano ha, guys? Basta walang in exchange. Okay, and it depends on the school na. Kung talagang may mga school naman talaga na strictly prohibited ang gift. Pero bakit naman bawal, di ba? if they expect something in return, huwag ko nang tanggapin pag ganun, ma'am. Kasi ikaw ang mahihirapan, di ba? What do you mean something in return na tataas ang grade ng anak nila, ganun ba yun? Eh, syempre, yung most din naman nagbibigay yan ng gift dahil sa pag-aalaga natin sa mga anak nila, they entrusted their children sa atin sa buong taon. So, as a, ano lang naman, as a form of thanksgiving, for guiding, minsan kasi ang mga magulang na overwhelm yan pag yung bata biglang bumait. Kung ikaw ay parent ng ano ng isang maliit na bata at bigla siyang gumaling sa pagsasalita, pagbabasa, ma-overwhelm ka. So, magbibigay ka ng gift sa teacher dahil doon sa improvement ng anak niya. Okay? Pag ganun, okay lang. Huwag yung bibigyan ka ng gift para bibigyan mo siya ng extra favor. Like, ma'am, paano naman yung anak ko ha? Ganito. Yung bang bibigyan mo ng attention, special attention yung bata dahil ikaw ay binigyan ng gift. Di ba? Hindi dapat ganun. So, nandun pa rin dapat yung ethical conduct natin as teachers.
Okay? We should adhere lagi pa rin sa ethical standard by not accepting any form of bribery. Okay? Gift is okay, pero iba kasi ang bribery sa gift naman, di ba? Kung gift na thanksgiving, okay. Pero yung gift na may ano tawag doon? Kakabit. May nakakabit na favor. That's bribery. Okay? Ma-impluensahan yung ano mo kasi yan, maapektuhan yung professional duties mo as teachers. Okay? Pero may mga parent kasi minsan na ganun, na nagko-complain sila, ay, nabigyan ko ng gift si ganito, ganyan, ganun pa rin ang ginawa na ganito. So, dapat at first, pag nagtanggap ka ng gift, mag-thank you ka, and then, basta wala kayong arrangement. Okay? Wala kayong arrangement na favor. Okay? Do you have any question for section 4? Okay? So, accepting bribes. Okay? Soliciting gift. May isang teacher din dito dati na namimili pa siya ng gift. Yung mga ibang parent naman kasi, minsan, ano din, sir, anong size po ng ganito nyo? Sir, anong ano nyo? Sir, anong favorite color? E pag ganun, maging humble. Ay, naku, ma'am, wag na po. Ganun, ganun. yung isang teacher sabi, ay, ma'am, size 8 po ako, ha? Sir, yung anak kami, mag-holiday kami sa ganito. Ma'am, don't forget, ano po, size 8 po ako, ganito. Naku, pag nag-away kayo nung parent, tawag doon, ichichismis ka, di ba? Ikukwento yung mga pinagsasabi mo. So, in that case kasi, you are creating an ethical and unprofessional environment between you and the parent. Kahit siguro masyadong close mo yung parent, dapat may boundaries pa din. Okay? May mga magulang naman na minsan pinapadalahan si teacher ng pagkain, ng ganito, ganyan. Eh, syempre yung mga yun, that's form of thanksgiving. Kasi, yun nga, nakwento ko kanina, nakikita nila na ang laki ng improvement ng anak nila, na natutuwa sila dahil natututo ang anak nila na hindi nila ine-expect. Okay? Okay lang din naman yung ganun. Basta, okay din sa school, ha? Okay din sa school. Kasi sabi ko, may mga schools na strictly prohibited ang mga ganun. Eh kung sa labas, okay lang. Diba? Pag nakita kayo sa mall, ma'am, salamat po ha sa pag ano sa anak ko. Ma'am, kunin niyo po ito pag ano. Kunin niyo po ito. Ano? Okay. Basta walang kakabit. Ano? Kakabit ba? Kaakibat? Ano? Basta walang nakalakip. Okay. Walang nakalakip na something in return. Okay? Walang kapalit, kumbaga. 5. A teacher shall not accept directly or indirectly any remuneration from tutorials other what is authorized of such for such service. Okay? Anong pagkakaintindi nyo dyan? This is about remuneration from tutorials. Hindi ba pwedeng mag-tutor si teacher sa school? Okay. Depende sa policy ng school din. May mga schools na ina-allow naman nila ang tutorials provided na hindi mo estudyante yung tinututor mo. Or, wala kang contact sa kanila. Halimbawa, ikaw ay teacher sa grade 4, grade 3. Pero ang tinututuran mo ay high school. Okay naman yun. Siyempre, magpo-provide ka ng professional service. Pero kung estudyante mo mismo at tinututuran mo, pwede yun, pero huwag kang mag-ask ng bahay. Kasi estudyante mo yun eh, di ba? Kumbaga, it's your responsibility na turuan siya. Okay? So, a teacher shall not accept any remuneration from tutorials. May mga authorized din naman na tutorials. Halimbawa, dito sa school na pinagturuan ko dito sa UAE, Filipino school. Pwedeng mag-tutor, pero you need to declare kung sino ang tutors nyo.
Okay? Para maiwasan yung issue. Or, halimbawa, tatlong magkakapatid yung bata. Yung isa, advisory class mo or estudyante mo. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-tutor sa family na yun. Kasi, meron kang connection. Diba? Kahit kuya niya or ate niya, hindi mo pwedeng tuturan. Kasi estudyante mo yung isa eh. Mag-tutor ka sa iba, yung wala kang connection. Okay? Para lang, for extra income naman, para matulungan yung mga teachers. Okay? Eto, so, depende sa policy ng school, ito yung mga authorized tutorials. So, the teacher only accepts remuneration for tutorials that services that are authorized. Kaya nga, dapat inaano yan ng school. I-declare mo sa school na ikaw ay nag-tutor in accordance with the policy of the school. Okay? So, pwede yung ganun. Pero kung sarili mong estudyante, hindi pwedeng maningil. Kasi, trabaho mo talaga yung naturuan ng bata. Diba? So, what else? There should be transparent arrangement. Okay? That the teacher ensures that any tutorial services provided are transparent and approved by the appropriate authorities. Kaya sabi ko, diba, yung sa pinagtrabahuan ko is dinideclare ng mga teachers. Kahit 10 pa ang tutor mo, okay lang yan. Basta hindi na apektuhan yung responsibility mo as a teacher. Meron kaming isang teacher na pinagalitan kami kasi ang lakas mag-tutor. 10-10 ang tutor niya. Naku, pag pumapasok naman sa umaga, inaantok. Kasi nag-tutor pala siya hanggang alas 12 ng gabi. So, ano pa ang time mo mag-prepare for the next day? Diba? Dahil lang na-overwhelm siya sa bayad sa tutorial. Dito kasi sa UAE, ang dami nagpapatutor ng English, ng mga ibang lahi. Sige, gustong-gusto niyang mag-tutor. Kaya lang, nasasacrifice naman yung kanyang professional responsibility. Kaya pinabawasan namin yung tutor. Sinabihan namin ng mga teachers, mag-tutor lang kayo hanggang 9 o'clock, hanggang 8 o'clock. Kasi, that's enough naman, matapos ang klase alas 2, nakauwi ka na ng bahay alas 3. So, from 3 onwards, mag-tutor ka, huwag naman yung hanggang gabing-gabi. Diba? Eh, pumapasok siya hindi prepared. Tawag, inaantok siya, puyat na puyat na. So, napagalitan yung teacher, pinabawasan namin yung kanya. Nagkaroon tuloy ng policy na ang tutorial hanggang ano lang. Hanggang 9 o'clock lang. Give yourselves time naman to take a rest, to prepare for the next day's activity, for the next day's lesson. Okay? So, dapat hindi tayo nag-a-accept ng unauthorized payment for tutorial services. Okay? Kasi yung sinasabi ko na estudyante mo, hindi mo pwedeng turuan kasi magkakaroon ng conflict of interest. Yan. Magkakaroon ng conflict of interest. Okay? Clear? Yung section 5. Kaya hindi mo rin kasi pwedeng itago kasi malalaman at malalaman din yan. Diba? Na chinututuran mo ang sarili mong estudyante. Pwede naman basta walang bayad. Okay? Number 6, section 6. A teacher shall base the evaluation of learner's work only in merit and quality of academic performance. Oh, related din to sa kanina, di ba? Na evaluation based on merit ka lang. Kung ano lang yung grading system, doon ka lang mag-base. Okay? So, hindi and nothing else, kumbaga. Just to ensure fairness and objectivity. Okay? So, dapat clear din ang criteria mo, objectives, what else. Consistent ka dapat sa standard na ginagamit. The teacher applies consistent standards in evaluating all learners' work. Kung let's say, for example, project 20%, dapat lahat pare-parehong 20%. Hindi porket mas magagaling yung section A, 10% lang sa kanila. Yung ibang section, 15%. Hindi. Consistent dapat. Okay?
to avoid any form of bias or favoritism. Okay? Binibase lang dapat sa merit ang mga work ng mga bata. So, meaning yung mga non-academic factors, yung hindi about merit, minsan kasi, naku, kumare ko ang nanay nito, kaya bibigyan ko siya ng mataas na score, diba? Mga personal relationships or external influences, diba? Mako-compromise kasi yung fairness. When I am teaching in the Philippines, first 5 years of teaching ko, I landed on a job sa isang science high school. Ang mga estudyante doon, naku, mga mayayaman, mga anak ng governor, anak ng congressman, anak ng mayor. Nakakatakot, pero you should be fair. Kung bagsak, bagsak. Di ba? Pero you need to inform. Yung iba kasi, naku, hala, anak ng mayor ito, paka, di ba? Anak ng governor pala ito, eh, maloko ito, ganyan. Mayroon ako isang estudyante dati na pumapasok siya naka-car kasi anak siya ng mayor. Student ko siya sa mathematics second year. Siyempre, nakakommunicate ako lagi sa consistently sa parent na yung anak nila is nagiging failed kasi minsan din naman pumapasok. So, pag ganun, bibigyan namin siya ng extra time in the afternoon para turuan sa mathematics. Kasi talagang ano, pag first grading, ang baba, 74, 73, in-explain namin sa magulang, naiintindihan ng magulang. Hindi yung natatakot ka dahil ganito, ganyan. Hindi porque anak ng mayor, ganito, di ba? So, those are non-academic factors na that can compromise fairness. Okay? So, eh, so what kung anak siya ng congressman, di ba? Inyabang, di ba? Eh, kung hindi naman talaga niya deserve. Take note, ang bakit ba kasi may mga ganun? Hindi yung kung failed siya. Hindi naman ganun eh. Kung nakikita mo nang nagpe-failing ang bata, yun ang role natin to motivate the student. Diba? I-motivate natin sila or siya. Bigyan natin ng we should always think of other ways or the best ways para ma-inspire siya, ma-motivate siya to learn. Diba? In that case, hindi na siya babagsak. Hindi yung hahayaan mo na lang kasi siya. Diba? Kasi, like kung sinasabi naman, pag ganyan, pag ako si parent, failed ang anak ko, 3/4 na, ibabalik ko sa'yo ang tanong, what have you done as a teacher? Diba? Hindi naman kasi dapat aabot pa ng 3/4 or 2/4 yan eh. Gagawa at gagawa ka ng paraan para matulungan yung bata kasi yun naman yung main role natin as teacher. Tulungan yung mga bata, di ba? So, as much as possible, hindi na dapat aabot sa ganun na fail. Kung talagang maloko yung bata, makipagtulungan ka sa magulang. Di ba? Ma'am, si ganito kasi ganito. I need to tell you na ito yung performance ng anak nyo so that we can help together. Magtulungan po tayo, ma'am, para mas ano ang anak nyo. Pag ganun, makikipag-cooperate ang parent. Okay? Kasi kakausapin din yung anak nila sa bahay. Okay? Next. What else? tapos na to. Next section, 7. Yes. ito. Section 7, Article 8. In a situation where mutual attraction and subsequent love develop between teacher and learner, the teacher shall exercise utmost professional discretion to avoid scandal, gossip, and preferential treatment of the learner. Ayan. Paano ang pagkakaintindi nyo dyan? Bawal o hindi? In Section 7, it discusses about professional discretion on relationships. Okay? Bawal o hindi? I mean, tama ba? Bawal o hindi? Pwede o hindi? Ganun na lang.
Kasi sabi niya, the teacher shall exercise at most professional discretion to avoid scandal, to avoid gossip, to avoid preferential treatment of the learner. Okay? May mga tendencies kasi naman, especially o kayo, magiging high school teacher kayo kasi kukunin nyo ay secondary sa board exams. Let's say for example, may mga bata kasi na teacher din, let's say kagagraduate lang, 22 years old, 23 years old, tapos mga estudyante nila senior high school. Ang senior high school, 18 years old, 19, 20, so magkakalapit lang din, di ba? So, pag ganun, para sa kanila ito, na kailangan professional discretion. May professional boundary dapat si teacher. Si teacher maintains professional boundaries and exercises discretion in any personal relationship with learners to avoid scandal or gossip. Meron nga akong teacher nung college eh. Ang asawa niya, naging estudyante niya. Pero syempre, ang ginawa niya, siya na lang ang lumipat sa ibang school. Mga bata pa kasi sila. 25, tapos yung... Hindi naman siya maikakaso kasi ano naman eh, hindi naman minor yung estudyante. Okay? Nasa fourth year high school siya pero 20 years old kasi siya eh. Kaya lang, ang magiging kalaban mo kasi dito is yung family code natin, especially kung minor yung bata. So, pag ganyan, dapat may professional boundaries para maiwasan ang chismis, maiwasan ang scandal. Minsan kasi ang mga estudyante rin, yung bang nagyayabang, di ba? Yan ang magiging cause ng preferential treatment. Okay? Magiging cause ng scandal, ng gossip. So, in short, wag na lang. Pag ganun, let's say, may isang question sa let. Sabi doon, si teacher naka-receive ng love letter from isang estudyante. O, yan. Ano ang gagawin ni teacher? Di ba? So, ang gagawin ni teacher, isaulin niya yung love letter, kausapin niya yung bata. Ganun. Okay? What else? Kung si teacher naman mismo ang na-inlove sa estudyante, marami akong napanood na ganyan eh, sa minsan nanood ako sa Tulfo. May pinatulfong isang teacher eh. Pero, yung estudyante kasi grade 6 yata or grade 7, hindi daw niya, sabi ng teacher, hindi daw niya na maiwasan, na-inlove na talaga daw siya. Eh, syempre, kung emotions, pati rin yung bata na in love na din. Pero ang kalaban mo dyan, minor kasi yung bata. Diba? Maka-charge ka ng child abuse. Diba? Yung sa protection of children. Kasi minor yung bata eh. Diba? Hindi mo naman pwedeng nagmahal, sabihin na nagmahal lang ako. Eh, ito kasi ang damdamin ko. Ganito. Diba? Hanggat pwedeng iwasan, iwasan. So, there should be a transparent communication then. The teacher communicates openly with school authorities about any potential conflict of interest arising from personal relationship with learners. Pero siyempre, hindi na natin magagawa yung minsan eh, di ba na? Kaya tago naman natin kasi gusto rin naman natin minsan. May mga ganon. So, pag ganyan, i-avoid natin ang preferential treatment then. We need to ensure that any personal relationships with learners do not result in, let's say, preferential treatment or bias in terms of the academic matters. Okay? Pag ganun, di ba maraming ganyan din, mga cases na nai-inlove yung estudyante sa teacher or yung teacher sa estudyante. May mga, ano naman eh, kaso-kaso na ganyan. Siyempre, hindi lang naman tong code of ethics ang titignan mo. Tignan mo rin yung other side. Diba? Kung minor yung bata, naku, baka ma-charge ka ng statutory rape. Diba? Ang kalaban mo nga, yung family code natin or yung violence against women and children. Diba? May mga ganun. So, ang sinasabi dito na professional discretion, yung public display. Public display of affection with a learner. Siyempre, pag ganun, it will lead to scandal. It will lead to gossip. Na dapat iwasan daw. Pero, lahat naman, kahit itago nyo, may mga case pa na ano,
nalaman na lang nila nung kinasal na sila noong yung bata ay graduate na ng college. Ang relationship pa lang nila, nag-umpisa pa nung high school yung bata. Pero hindi naman nalaman. Pag ganun kasi, wala nang habol yung magulang. Kasi nga, 22 years old na yung bata. Nasa tamang age naman na siya. Okay? So, yun. Pag ganun, naitago naman nila noon. Diba? So, dito rin papasok yung lack of discretion din. Yung if the teacher fails to exercise discretion in personal relationship with learners, dapat in-explain na yan, di ba? Kasi that can cause conflict of interest and ethical violations. Do you have any question on this section 7? Batas kasi ang kalaban mo din dito minsan. Especially kung yung bata ay minor. Ang dami kong napapanood ng mga cases na ganito sa Raffy Tulfo. Na napaghalata tuloy na nanonood ako ng Raffy Tulfo. Maganda rin kasi, especially sa cases ng mga teachers. Okay? Na meron pang mga bata na yung acts of lasciviousness. So, masisira lang din ang future mo pag ganun. Diba? Matatanggal lang ka ng lisensya dahil hindi lang yung code of ethics ang na-violate mo, pati yung family code, yung tawag doon, yung women's rights or yung children's rights, yung abuse, child abuse, and so on and so forth. So, hanggat pwedeng iwasan, iwasan. Or, iwasan talaga. Okay? So, that is section 7 about affection, di ba? Section 8. A teacher shall not inflict corporal punishment on offending learners, nor make deductions from their scholastic ratings as a punishment for acts which are clearly not manifestation of poor scholarship. So this is about corporal punishment and scholastic ratings. Meaning ko, ganyan din, ginawa ko din yan dati. Kasi just to, discipline yung mga estudyante. Dati kasi, nagtuturo ako ng physics sa isang, dito kasi sa Sharjah, separate ang boys and girls. Pag nagturo ka na sa boys class, ang gulo, hindi sila, tawag doon, tamad mag-aral. Pag sa girls class naman, okay lang, kasang smooth ng pagtuturo. So, in that case, maghanap ka lagi ng strategy. Kung di sila nakikinig, ayan, mag-present ka ng mag-present ng strategy para lang ma-motivate mo sila, makuha mo yung attention. Okay? So, one of the strategy ko noon, syempre, deduct yan ng score, di ba? Deduction from their scholastic ratings. Doon ako nag-ano sa dati kasi merong pang grade ang behavior 10% yata or 5%. So kung nagmi-misbehave yung estudyante, ako lagay ko 50 over 100. Kasi talagang loko-loko naman talaga siya sa classroom, 'di ba? Hihilain noon yung grade ng bata hanggang fail siya. 'Di ba? Tapos ang hirap din kasi minsan i-deal ang high school student, especially sa fourth year or senior high school. So, mahirap din kasi silang ipahiya sa classroom. So, one of my strategy sa boys class is, kasi talagang susubukan mo lahat yung ang tawag doon sa reverse psychology. Dapat ikaw na teacher kasi, first day of class pa lang, meron ka na dapat rule. Gumawa na kayo ng agreement. Meron na dapat kayong subject, rule, policy yan. So, sinasabi ko na sa kanila, unang-una pa lang. Okay, kung ayaw niyong makinig, since kayo naman ay may tamang pag-iisip na, if you don't want to listen, it's okay. Tumahimik lang kayo dyan, do not disturb the class. Pero, sabi kong ganun, pagdating ng araw, at ikaw ay makikiusap sa akin, pupunta ang magulang mo at makikiusap sa akin, hindi rin ako makikinig. Oh, mga ganong drama po. Diba?
Kasi imagine, that's already 18 years old, 17 years old. Parang bata pa kong turuan. So, effective naman yun, di ba? Kaya hindi ko, inaalaw ko lang, pag sinabing, nung una kasi, ang strategy ko din is, habang nagdi-discuss ako at merong mga bata sa likod na iba ang ginagawa, ini-insert ko yung pangalan nila sa discussion, di ba? Pag habang ganito, alimbawa, pag sinabi ko, okay, in section 7, in a situation where Jessica, mga ganon, i-insert mo yung pangalan niya para magugulat siya. Eh, syempre, alam na niya iba ang ginagawa niya. Pag ganun kasi, nagigilty ako kasi napapahiya yung bata. Eh, mga high school na to eh, as much as possible, huwag nating ipahiya. Diba? Kaya, binago ko yun. Kasi hindi effective. Kaya, ginawa ko yun. Yung sinasabi ko na, sige lang, kung ayaw makinig, better sleep if you want. Kasi that's your choice. Basta kung pumalya ka, failed ka, huwag na huwag kang makikiusap sa akin. Kasi sasabihin ko din sa'yo, nakinig ka ba sa akin? Hindi. O, ba't ako makikinig sa'yo? Diba? Effective yan kasi first quarter, ayan, pupunta ang magulang. Sir, bakit po ganito, ganyan? Ay, ma'am, tanungin niyo po yung anak niyo kung anong agreement namin. Ayaw kasi niyang makinig sa klase, ayaw niyang makinig sa discussion. So, definitely, wala siyang makukuha sa exams. Ayan. So, magbabago yung bata. Di ba? So, it's pag corporal punishment naman kasi, especially sa, dito sa UAE, na-train kasi tayo dito na bawal mag-touch ng bata. Kahit ano lang, bawal. Eh, sa Pinas kasi, may mga binabatukan, pinapalo ng meter stick, mga ganun. Nasubukan ko rin yun. Meron kami, ako yung tinawag nga akong ano eh, Sir Meter Stick. Kasi sa physics kasi, dapat may meter stick ka lagi. Kasi nag-measure-measure. Pinapamalo ko yun sa high school, sa Pilipinas. Pero wala naman nagreklamo sa akin. Kasi alam naman din kasi nila ang personality mo. Okay? Hindi naman nila kiti-take against. Pero syempre, bawal yun. Diba? Baka mamaya may mapuruhan ka, i-demanda ka. Diba? O sabi ni Ma'am Rosana, what if yung top student mo po is nakabuntis? Top student, does the school have the right to strip the student his award and not allow him to attend the graduation? Ah, hindi naman. Kasi dapat i-base lang natin sa academic performance, ma'am. Nabuntis or nakabuntis man siya. Pero depende sa, sabi ko nga, depende sa policy ng school. Especially kung mga Catholic school, kung meron silang policy na ganun. Pag nabuntis siya, kinikick out siya kasi syempre bawal sa, di ba? Meron naman kasing policy na, that you need to embrace. Kasi it's a something to do with the ethical, anong tawag doon? Ethical behavior ng bata, di ba? Pero hindi mo pwedeng tanggalin yung fact na siya ay first honor. Kasi pinagtrabahuan niya yun. Separate naman kasi ang kanyang personal, ano, wala naman sa grading system yun, di ba? Pero, yun nga sabi ko, depende sa policy ng school. Hindi maapektuhan yung grade ng bata kahit nabuntis siya o nakabuntis. Pero in my experience, kasi nagturo din ako sa isang Catholic school, pag may mga batang ganun, bigla-bigla na lang na nag-stop. Kasi alam naman nila kasi yung, meron naman tayong student handbook. Okay. May student handbook naman tayo na nandun lahat naka-indicate. Yung ano yung mga bawal, ganito, yung reason for you to be kicked out, ganyan. Okay? May mga bawal naman. Pero, meron ding mga schools na hindi masyadong strict. So, pwedeng yung bata umaakyat sa stage, nabuntis siya, or ganito. So, pag ganung case, ma'am, hindi dapat maapektuhan yung kanyang academic performance. Okay? Kasi hindi naman part yun ng kanyang grades. Unless, naka-stipulate sa student handbook or sa school manual na pag ang isang estudyante ay nabuntis o nakabuntis, automatic wala siya sa honor roll. O, kung naka-state yun, pwede. Okay? Pero kung wala, walang karapatan si teacher or yung school na tanggalan yung bata ng honor. Okay? Kaya nga, very important, first week ng klase, dapat dinidiscuss
sa classroom yung school manual, yung student handbook. Nandun kasi yung mga pros and cons. Halimbawa, siyempre naging administrator din ako. May isang case kami na yung isang bata ay, ano kasi siya eh, model. Lalaki. So, nung nag-enroll siya, kung mag-enroll ka kasi, dapat alam mo yung laman ng handbook. Kasi pinapapirmahan namin yung laman ng handbook eh. I mean, yung handbook rather. Kung anong meron sa school policy, you need to embrace it. Kasi kaya ka nga nag-enroll doon, di ba? Kasi gusto mo yung school. So, kung anong policy sa school, you need to adhere. So, itong magulang, nagareklamo siya. Kasi yung school, every first Monday of the month, nagkakaroon ng haircut sa boys. Kasi para yung good grooming kasi eh, yung haircut ba na dapat ganito, 2x3, may specified talaga sa handbook. Eh yung bata, model kasi siya, eh hindi siya pwedeng magpagupit. Dapat minimaintain niya ang kanyang Korean look. Yung, alam mo yung buhok ng Korean na gano'n, di ba? Mga gano'n. So, ayun, one time, Monday, ginupitan siya. Galit na galit yung magulang kasi ano daw yung kanyang kontrata as a model, ano daw siya, matatanggal na daw siya. Eh sabi namin, ma'am, the fact that you enrolled in this institution, you should follow, you should embrace kung anong meron. Daw sabi niya, this is not a military school. Hindi nyo dapat pinapakialaman yung buhok ng mga bata ganyan. Sabi namin, ma'am, nasa handbook natin yan. Pinirmahan nyo po. Diba? Pinirmahan nyo yung handbook. Dapat i-follow nyo kung anong meron dyan. Kung ayaw nyong i-follow, then you are free also to leave the school. Kasi hindi naman kami pwedeng mag-adjust dahil lang sa anak nyo, dahil model siya, may kontrata siya. Nung una pa lang, alam nyo na ang mga policy na every month, meron kayong haircut, checking of haircut, ganyan. Okay? So, mga ganun, dapat may mga policies. So, punti nga rin sa Section 8, dito sa UAE, bawal kasing mag-touch ng bata. Corporal punishment. So, dapat non-physical ang pagganon natin sa mga bata. Non-physical method of discipline. Okay? Let's such as yung positive reinforcements. Ano pa? Just to address learner's behavior. May isang teacher din dito dati. Nag-ano lang siya, tawag doon. May Arabic. May mga ano kasi eh. May mga estudyante din minsan sensitive. Nakahawak siya ng pencil. Tapos, ginoke lang ni teacher na, ikaw ha, ginanon niya ng pencil yung ulo ng bata. Alam niyo naman tayo minsan, medyo may pa-joke. Ikaw ha, masyado kang ano ha. Dinidid nung bata, nireklamo niya, kinunto niya sa magulang. Nireklamo ng magulang sa Ministry of Education. Ang nangyari, nako, on that same day, pinauwi na siya sa Pilipinas kaysa ididemanda siya. Kasi that is considered ano kasi eh, physical violence. Tingnan niyo, 'di ba? Kaya kahit tap lang, sa atin sa Pinas okay lang yung gaganon mo yung shoulder ng bata. Okay lang 'yan. Yung kasi ang alam natin, 'di ba? Dito bawal din. Ma-interpret ng bata na iba. Baka sasabihin nila sexual abuse or acts of lasciviousness. Kaya ang hirap dito in terms of yung mga ganyan. Corporal punishment. Okay? What else? Basta dito sa UAE, ang daming ano, bawal din. We should not inflict corporal punishment. Okay? Kahit gaano kagulo yung bata, kahit gaano kakulit, gaano kapasaway, huwag na huwag nating ahawakan. Di ba? I mean, huwag papaluin or hahampasin. Kung sa Pinas, okay lang siguro yan sa ibang, ano, sa public school. Kasi ako nga, nung elementary ako, di ba? Yung nag-aanohan ba kami ng tenga, yung ginaganyan kami ng teacher, di ba? Kinukurot ka sa singit. Kahit sabi ko kanina ako din, nung nagturo ako doon, may meter stick ako, pinapalo ko yun. High school. Pero syempre, kilala ka naman nila na yung pagmahal ka namang teacher, jolly ka na teacher, hindi mo naman mean yun, or minsan kahit mean mo yun, alam naman nilang mali nila. Ayan. Minsan parent pa ang nagsusorry.
Pero dito, depende sa school kasi yan. Pero dito, bawal na bawal. Okay? So, we should not inflict corporal punishment on offending learners. Kaya hirap din dito. Sa Amerika, may mga co-teachers ako, may mga friends ako na nagtuturo doon. Sabi nila, naku, may mga umuwi after 1 year kasi hindi nila kaya. Binabato sila ng papel, ng mga, di ba, kung ano-anong pinagbabato sa kanila. Kasi iba rin yung kanilang culture doon. Di ba? So, patience. Yun ang ating pinaka dapat na tawag doon, meron sa atin. Pasensya. Minsan naman kasi hindi natin mapigilan ang sarili natin, hindi natin makontrol. Diba? Eh, nagsisisi ka lang, nasa huli na. Diba? So, dapat meron tayong, ang tawag doon yung patient talaga tayo. Dapat kahit gaano ka nababastos na kung ano, wag na wag mong gagantihan ng bata. There is always proper procedure, there is always other ways to discipline the child. Okay? Hirap din. Kahit minsan feeling mo nababastos ka na, kaysa naman makukulong ka. Diba? Tingnan nyo na lang yung sinabi ko na totoo yun, may co-teacher ko yun. Ginan lang yan ng pencil yung bata. Eh, hindi na siya, dito, hindi kasi pwede minsan mag-explain. Kasi, okay, kung hindi kagaya sa atin na may due process, ganun, di ba? Investigahan dito. Dito kasi, pag sinumbong ka na sa higher authorities, dampot ka. Di ba? So, that same day, sa kinagabihan, nag-fly na siya pauwi ng Pilipinas. Dahil mabigat pala yun na ano, akusasyon, yung gaganon yung pencil. Okay? 9, a teacher shall ensure that conditions contribute to maximum development of learners are adequate and shall extend needed assistance in preventing or solving learners' problems and difficulties. So, in section 9, it's all about supporting learners' development. So, parang din kanina, yung we should create a positive learning environment. Minamaximize natin yung potentials ng mga bata. Huwag natin hahayaan yung isang bata na nakaupo lang doon, stagnant, hindi natin pinapansin. Dapat maximum development ang ibigay natin sa kanila. So, if they need assistance, okay, to solve, to prevent problems, difficulties, si teacher dapat lagi nag-offer ng guidance, ng support as needed. Kasi, ang pinaka-goal natin as teacher is to develop the child holistically, yung holistic development. Okay? Like academic, social, emotional, moral, spiritual. Kasi kailangan nating buuin yung bata. Okay? Holistic development. Kaya kung may mga batang nagkukwento ng problema, we should not ignore. Okay? Minsan kasi, ikaw lang yung feel nila na mapapagkatiwalaan. Kaya, yan sabi nila ang mga problema nila. Pero syempre, pag nakwento sa'yo, huwag mo ikwento rin sa iba, di ba? Kasi kaya nga pinagkatiwalaan ka, di ba? Okay? So, we should always offer assistance. That is, sabi ni Ma'am Rosana, that is why we should know how to handle special kids too. Yes. Meron lang din tayong boundary kung hanggang kailan natin siya hahawakan, kahit sobrang nagpupumiglas na siya, di ba? Siyempre, kahit naman hindi makwento ng bata nang sasaktan siya, pero kung nakikita ka naman. Okay? So, yun. Especially dito sa UAE, ang daming... kaya minsan sasabi mo lang, naku, itong batang talagang gumaganong ka na lang para lang mailabas mo yung galit mo, di ba? Okay lang yun. Kaysa naman makagawa ka ng kasalanan na ikakasira mo, di ba? Napagsisisihan mo sa buong buhay mo. Kaya kahit gaano ka kagalit na gustong-gusto mo nang gumanti, sige lang,
Ako minsan yung mga estudyante, especially pag high school, pag may isang batang medyo pasaway or nagbabastos, after the class, kino-corner ko siya. Ayaw ko rin kasi yung, yun nga, sasabi ko, nung mamahiya. Kasi high school rin eh, grade 10, grade 11. Tingnan mo lang siya mata sa mata. Kung ayaw pa rin niya, sige. After the class, tawagin mo. I-corner mo siya. Dude, pwede mo na. Ano bang problema mo? Ganon. Diba? Anong problema mo? Ganito. Hindi porket kita pinapansin, ha? Hindi tama yung ganito, ha? Ganito. Mas maganda kasi kung mag-one-to-one kayo. Kaya ako usually, pinapatawag ko yan sa faculty room or sa office ko para kausapin. Pagalitan mo. Doon mo siya pagtaasan ng boses. Diba? Anyway, dalawa lang naman kayo. Mas maganda yung gano'n. Mas effective para lang maiano mo din. Maturuan mo siya. Kasi minsan, ang mga bata, the more na kinokol mo yung attention, the more pa na mag-rebelde. Kasi napapahiya siya sa klase. Diba? Napapahiya siya sa klase. So, makikreate yun ng distraction. Diba? So, that one of the ways din, one of the strategies yun. I-call mo yung attention niya, i-corner mo siya. Sabihin mo lang na, ano ha, I just want to tell you ha, hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Ganun. Taasan mo rin ng boses. Kung ano, talagang ayaw mo, sige. Huwag kang pumasok. Kung ayaw mo sa klase, huwag kang pumasok. Kung hindi ka interesado, hindi na ako interesado sa'yo. Mga ganong drama. Diba? At saka, may mga handbook din kasi ang mga bata. So, ang ginagawa ko pa sa mga high school students, okay, give me your handbook. So, sulatan ko kunwari yung magulang. Dear parent. Yes, sabihin. So, okay. Kung walang pirma ng magulang mo ito bukas, hindi kita papapasukin sa klase ko. Tawagan mo yung magulang. Ma'am, may sinend ako sa ano ha, kay Juan, yung handbook niya kasi nag-misbehave siya today. Tsaka ayaw niyang makinig, tsaka nambastos pa siya ng ganito. Nagsalita siya ng ganito. So, meron akong sinend sa handbook niya, napipirmahan po ninyo. I-check ko lang, ma'am, kung papipirmahan niya sa inyo. Ganon. Kasi may mga bata minsan pinapapirma sa iba. Ay, ganun ba, sir? Ganito, ganyan. O, diba? Makakarating na sa bahay yun. Pagagalitan na yung bata. So, at least, na-inform yung magulang about yung misbehavior ng bata. Kung hindi talaga siya tumitigil. Kasi iba-ibang estudyante, ang daming iba-ibang klase, pasaway, ganyan. So you will be meeting different learners, diverse learners. Kaya yun ang una nating gagawin when we teach, kilalanin ang mga estudyante natin para alam mo kung anong strategy ang gagawin mo. Di ba? Hindi yung niloloko-loko ka na lang basta-basta naman. Di ba? Yes, tawag agad sa parent. Tama yun, to inform the parent of the misbehavior. Para magtulungan kayo ng magulang. Kung paggalitan siya, okay, that's fine. Diba? Kasi nga, hindi lang naman, may mga bata kasi na iba ang ugali sa bahay, iba ang ugali sa school. Minsan may mga bata rin na ginagawa nilang outlet yung school. May mga estudyante na nananapak ng classmate, ganito. Minsan, hindi makapaniwala ang magulang. Sir, ang anak ko nga, hindi makapagsalita sa ano eh. Hindi nagsasalita sa bahay. Hindi man lang siya ganito. Kaya nakakulong lang sa kwarto. In that case, there's something wrong. Kaya kailangan mong maipaalam sa magulang na, ma'am, si ganito, nanapak na naman siya ng classmate niya kanina. Kaya tutuloy na office siya, napagalitan siya. Yeah. Okay? So, makatutulong ang magulang. Okay, next article. Ay, sige. Tapos na ba yun? Article 8, Section 9. Okay. Okay. Napahaba tayo sa Article 8 kasi nga, this is about learners. Marami pa. Marami pa actually. Kaya I'm waiting for your questions nga sana. Pero, syempre, yung iba sa inyo kasi hindi pa nag-work sa school. Okay. Or yung ma-experience nyo nung high school kayo, pwede nyo namang balikan. Or, okay. Article 9 discusses about the teachers and parents naman. Paano naman mag-behave si teacher sa parents? So, Section 1, every teacher shall establish
and maintain cordial relation with students, parents, and shall conduct himself to merit the confidence and respect. So this is about cordial relations with parents. Hindi natin inaaway ang mga magulang. Dapat ano tayo, meron tayong open communication. We need to establish and maintain our smooth relationship. Okay? Dapat we regular, yun, diba? We regularly communicate with parents through meetings, yan, emails, phone calls to discuss their child's progress. Okay? And any concerns, para lang meron kayong positive relationship, madiscuss mo yun sa magulang. Kasi ibabalik talaga sa iyo yan, sasabihin nila na, so, what have you done as a teacher? Diba? Totoo yun. Yun ang laging pang ano ng magulang sa mga teacher. Pag sinabing, ma'am, yung anak niyo po, laging ganito, laging ganito, laging ganito. May mga magulang minsan sabi nila, sige po sir, pero ano pong ginawa niyo po? Diba? So, what else? There should be respectful interaction. Okay? We interact with our parents respectfully and professionally. Kasi dyan na naman babalik yung teacher pa naman siya. Napaka, ano yung magayon na naman, di ba? So, in that case kasi, we will show genuine interest in the concerns of the parents, in the perspective of the parents. So, dapat smooth lang din tayo. Okay? Parent-teacher collaboration. Kailangan, wala naman tayong ibang makakatulong sa atin kung hindi magulang din nila. Di ba? So, we need to collaborate with parents. Especially on ayun nga, to build strong partnership para ma-benefit yung learner kung ano man ang pwedeng gawin, ano ang pwedeng maitulong ng bawat isa for the improvement of the children. Okay? Dapat din tama yung info na binibigay ni teacher at de-exaggerated to avoid misunderstanding. Oo naman, dapat transparent. Diba? Sabi ko, transparency. Kaya, kung yung ang klase mo ay klase ng pasaway ng mga bata, dapat meron dapat record lagi na. Pag may nag-away, pagsulatin mo sila ng pareho. Diba? Saan nag-umpisa? Bakit? Kanito? Bakit ka nagsuntukan? Pasulatin mo sila, ikwento nila yung version nila para may record ka. Diba? Na kasi minsan umuwi yung bata may black eye. Pag ganun, minsan dinadala na sa pulis ka agad-agad. O take note dito sa UAE, pag may dugo na na-involve, pag dadalhin mo yung bata sa ospital, pulis, may pulis ka agad na dadating. Investigahan ka agad. Kaya na, di ba sa ating pag gano'n nakakatakot, di ba? Dito, kaya pag may nagsuntukan at may dugo, dadalhin mo sa ospital, meron ka agad police report. Kakausapin yung school, yung parents ng mga bata na nagsuntukan. Di ba? So, kailangan mo rin ng transparency, ng evidence minsan. Okay? So, yung pag ganito, parents and teacher, yung iwasan lang natin yung disrespectful behavior okay, sa parent, unprofessional conduct. Okay? Next, section 2. Every teacher shall inform parents through proper authorities of the progress and deficiencies of learner under him. Oh, ito, same din. Exercising utmost candor and tact in pointing out the learner's deficiencies and in seeking parents' cooperation for proper guidance and improvement of the learners. So, this is about informing parents sa progress ng bata. Diba, pag card day, pinoforce natin yung mga magulang as much as possible umattend sila kasi gusto niyang makausap. Sabihin niyo, ma'am, I need to talk to you regarding sa progress ng anak niyo, ganito, hindi pwedeng representative, hindi pwedeng ganito. Okay? So, regular updates. Constructive feedback bigay natin. Okay? Constructive feedbacks to be given to parents about their child deficiencies. Okay? Na mag-suggest ka ng strategies for improvement and seeking their cooperation. Tatanungin mo,
Ma'am, hindi ba baka naman magdamag na nag-games? Baka naman magdamag na naka-mobile games ang anak po ninyo kasi pag dumarating sa school na antok, para ma-check din nila yung anak nila kasi baka may sariling room, baka nanood siya naglalaro, lagi magdamag, di ba? Yung generation ng mga estudyante ngayon. And of course, transparent reporting. Kagaya ng sabi ko kanina, bago ka mag-present ng card ng bata, make sure na complete yung class record mo. Malinis. Walang mintis. Di ba? Baka may mag-complain na magulang, wala kang may papakitang record na maayos. Naku, malilintikan kapag ganun. Okay? So, you need to ensure that all communications about a learner's progress are transparent and routed through proper authorities then para ma-maintain natin yung professionalism. Okay? Section 3, a teacher shall hear parents' complaints with sympathy and understanding and shall discourage unfair criticism. Okay? So, Section 3 is about hearing parents' complaints. Huwag yung, kung let's say may mga magulang na sumusugod sa'yo at the height of their emotions, pakinggan mo muna sila. Huwag kang makipagsabay sa pagsigawan kasi mas lalong mag-aaway kayo ng magulang. Okay? So, meaning, maging active listener muna tayo. Teacher should actively listen and empathetically to the parents' complaints. And dapat magkikita tayo ng understanding tsaka yung bang willingness natin to solve the problem, to address their concern. Okay? Kung may problema ang anak nila sa ibang estudyante, may kaaway, or sa love life, or we should actively listen and show empathy. Yung ibang empathetically tayo. Okay? Discourage dapat natin ang unfair criticism. Okay? The teacher discourages unfair criticisms of the school and other staff members para ma-promote natin yung respectful dialogue among our parents. Sabi ni Ma'am Judith, ang problema sa ibang parents ay hindi sila nakikipag-cooperate sa school. Okay, pag ganyan naman, basta may record ka po. Para pagdating ng araw, ayun ang ibabalik mo sa kanya. Paano kita may inform ma'am about daan ng anak mo ay hindi ka naman umaattend ng meeting, hindi ka nakikipag-participate. So, kumbaga, parang ako na lang mag-isa ang tumutulong. So, because I need your help also. Okay? Dapat naka-record 'yan na sinulatan mo na siya, ilang email na siya. Ilang email muna sa kanya, ano pa, ilang calls muna, ilang message. Kung wala siyang response at all, meron kang maibabalik sa kanya pagdating ng araw. Kasi baka mag-complain siya pagdating ng araw at at least meron kang masasabi din. Okay? So, in terms of complaints, kailangan makinig tayo and then fair din dapat yung pagbigay natin ng address yung sagot sa kanilang mga concerns. Okay? So, yung hindi, may mga ganun picture din kasi minsan din naman na kasi naman ma'am, yung alam mo, hindi naman kasi ganun dapat ang behavior, di ba? Mas lalo kayong mag-aaway. Baka mamaya sabihan ka pa na wala kang respeto. O yung ma-attitude na teacher, di ba? So, the bottom line here is, in addressing concerns, dapat si teacher should always view yung parents' concern as opportunities for growth and improvement. Okay? And we recognize yung, ano tawag doon? Yung open dialogue na yun can strengthen dapat yung partnership ng dalawa. Pero may experience din ako dati na sila na lang lagi ang magulang. Halos every quarter nagko-complain. Every year nagko-complain. Sa kako-complain naman nila minsan na inaabuso nila. Kasi minsan iniisip nila na, okay lang, complain ulit tayo kasi na-address naman.
ako nung, kasi siyempre, nung administrator ako, narindi na rin ako. Kasi, kilala ko naman yung mga magulang. Sila lagi. After 2 years, nasabi ko na lang sa magulang na, ma'am, if you are not happy with the school, then siguro I can suggest, ganun naman yung maalum-alumanay, I can suggest to find, for you to find a better school for your children. Kasi syempre, lagi ka namang umpupunta, nagpo-complain, meaning you are not satisfied with the services that we are giving. So, can you find a better school that can satisfy all your needs? And ganun na nasabi ko. Buti hindi ako kinomplain sa ministry. Kasi nga, at least may record naman ako. 2 taon, halos every quarter nagko-complain. For every small details, complain. Eh, siyempre, sabihin mo na lang doon na, pag hindi na kayo satisfied, and I think hindi naman kayo nasasatisfy sa mga binibigay naming services sa school, so maybe it's time for us to ganito. Ayun, nasabi ko. Okay naman, umalis naman talaga sila. Natakot ako, baka mamaya ihabla ako sa ministry. Wala naman. Eh, pag ihabla ako, sasabihin ko naman, nandito yung record ko. Sa 1 taon, ilang beses silang pumunta at mag-complain. So, pwede mong sabihin na, meaning, they are not happy, they are not satisfied with the school. Sila lang naman, di ba? Eh, kung sana 90% of the students are complaining, then there's something wrong with the school. Pero pag ganun, there's something wrong with them. Di ba? Kung sila lang, kung iisa lang, sila lang naman lagi. Wala, ganun din. I assume na experience nyo rin yung ganun. And may experience nyo din yan once you become a teacher din. Okay? Pero as much as possible, smooth lang dapat. Yung hindi ka nagtataas ng boses, para hindi nila ma-interpret na you are disrespecting them. Na may attitude ka rin, iba ang behavior mo din. Kasi sometimes it will magiging ano yun, magiging against sa'yo. Okay? Section 10, don't worry, malapit na tayo. Okay? I just thought madi-discuss pa natin ang PPST today. Section 1. A teacher has the right to engage directly or indirectly in legitimate income generation, provided that it does not relate to or adversely affect his work as a teacher. So, this is about legitimate income generation. Yung mga, di ba, may mga teacher na nagbi-business. Maalala nyo nung aaral kayo sa Pinas, may teacher na nagbebenta ng ganito, ganyan. Diba? Merong nagbibenta ng yung mga pagkapagkain. Eh, kanya-kanyang talent, kanya-kanyang diskarte ng mga teacher. So, sa section 1, sabi naman, has the right to engage directly or indirectly in legitimate income generation. Okay? Basta, it does not relate to or affect your work as a teacher. Like yung tutorial services, small business ownership, pwede ka namang mag-business din. You can run a small business, let's say retail shop, online store, during weekends or holidays, basta it does not conflict with your teaching duties. Baka mamaya sa ka-online mo, naantok-antok ka na pagdating ng kinabukasan para magturo. Mahalata ng mga bata kung inaantok ka sa klase. Okay? You are also allowed to have freelance work. Okay? Writing, consulting, during your free time. Basta, it does not affect your performance as a teacher. Basta legitimate yung income generation, ha? Basta hindi galing sa scamming or sa pambubudol or... Basta hindi conflict din sa interest mo, hindi mo man neglect yung duty mo. Okay? And, hindi mo na ba-violate yung school policy. Okay? Next, section 2. A teacher shall maintain a good reputation with respect to financial matters, such as in the settlement of his debt and loans, in arranging satisfactorily his
private financial affairs. Okay? Ask ko lang, maingay ba? Sa narinig mo ba yung ingay sa environment? Okay. Oh, take note, sa ating kasi sa Pilipinas, ang mga teacher puro loan dito, loan doon. Diba? Hindi naman masama. Pero in section 2, it discusses about financial reputation. I-maintain natin yung good reputation natin with respect to financial matters. Hindi, may mga, ang dami kasing cases na pinupuntahan sa school si teacher, sinisingil ni ganito, sinisingil ni ganyan. Minsan, nadidemanda si teacher dahil sa utang. So, dapat settlement of your loans, dapat ma-arrange siya satisfactory in private financial affairs. Marami kasing ganun, yung sinusugod ka sa school para singilin, siyempre nakakahiya, mapapahiya ka sa mga, not only your co-teachers, pero sa mga bata. So, anong dapat gawin? The teacher should ensure that all his debt, yung kanilang loans, are paid on time. Yung credit card man niya. Kasi alam niyo yung mga bank loans, mga credit card, pati school, tatawagan nila. Even yung mga co-teachers mo, kung hindi ka sumasagot. Diba? So, it must be paid on time. You need to maintain a good financial reputation, avoiding any negative impact on your professional standing, professional, yung professionalism mo. Diba? What else? Responsible borrowing. Kung nag-borrow ka, you need to return. So, si teacher borrows money responsibly dapat, responsibly ha, to ensure yung final obligation, financial obligation mo does not interfere with your teaching duties. Ang dami kasing ganyan cases eh. Magugulat ka na lang, may bangko sa office ng principal, hinahanap ka. Kaya dapat, you should deal it in private. Okay? Eh kung public, I mean, kung yung ibang tao naman, maguhurumentado, pupuntahan ka sa school, magngangawa doon, sisingiling ka. Hindi nakakahiya yung ganun. So, ano natin dyan? Dapat ang mga teachers, may financial literacy, may financial planning. Okay? We should involve ourselves in sound financial planning and management. Okay? So, pag ganun, we should arrange our, atalo yung mga ganyang financial issues in private financial affairs. Okay? Para to avoid financial distress. Avoid natin yung mga financial distress. Okay? Minsan kasi, huwag natin kasing ignore yung financial obligations. Kaya lang naman tayo sinusugod sa school kasi hindi natin sila sinasagot. Diba? Kasi if you ignore financial obligations, yun yung time na talagang tatawagan ang asawa mo, anak mo, tawagan ang kaibigan mo, lahat. Diba? Minsan, nagtitingin pa sila sa Facebook, tatawagan yung mga friends mo doon, kaya huwag kayo maglalagay doon ng tawag doon, relationship. Sister, brother, diba? Kasi later on, kukontakin nila yung isa-isa. Okay? That's the teacher and the business. Section 3, no teacher shall act directly or indirectly as agent of or financially interested in any commercial venture which furnish textbooks and other school commodities in the purchase and disposal of which he can exercise official influence. Okay, so this is all about commercial ventures and school commodities to avoid conflict. Okay? So, si teacher dapat i-avoid niya ang financial interest or involvement sa commercial venture ng school. Like yung pagbili ng textbook, ng commodities, okay? Unless ikaw ang inatasan ng principal, okay? Unless ikaw yung in charge. Para maiwasan yung conflict of interest na yun, di ba? Kaya sabi dito, except only when his assignment is inherently related to such purchase and disposal. Para hindi iisipin. Iba, para hindi iba ang iisipin ng iba. Okay? Transparency. Dapat si teacher maintain niya ang transparency
in dealing with school commodities. Okay? Dapat ang transaction niya is in accordance with existing regulations of the school, yung free from personal gain. Minsan kasi dyan nalilintikan si teacher. Pag mga pera matters, kaya especially kung related siya sa school. Okay? Minsan kasi naman yung iba-ibang supplier like, teacher, dito na kayo bumili sa ano, sa store namin, bibigyan ka namin ng 10%, bibigyan ka namin ng 5%. Kaya dyan nagkaka-issue. Okay? Personal gain. So, it should be free from personal gain. Pag naatasan ka, dapat transparent ka. Okay? Pag inatasan kang bumili ng books for the school, be transparent. Hindi yung may natanggap kang ganito, ganyan. O kung may natanggap ka man, sabihin mo din. O, Madam Principal, nung bumili ako, binigyan tayo ng 10%. Ito yung 10%. Ganun. Okay? Para may magamit ang school. Hindi yung hindi mo siya isasabihin. Hindi ka transparent. Okay? Last article is the teacher as a person. Okay? Tapusin na lang natin po. So, ito, basic naman na ito. Alam niyo na ito during the teaching profession. Ano? So, a teacher is above all a human being endowed with life. Highest obligation natin to live with dignity at all times, whether in school, in the home, or elsewhere. Okay? Take note, elsewhere. So, hindi ka pwedeng pumunta sa Manila at mag-bar-bar doon, mag-wala-wala. Kasi wala ka naman sa jurisdiction. No? Kasi marami pa rin nakatingin sa iyo. Pwede namang mag-bar kung minsan kailangan mo din ng mag-unwind. Diba? Huwag lang yung excess. Yung lasing na lasing ka, magwawala ka doon. Okay? So, professional conduct. Ethical behavior. Yun lang naman. And then, section 2, a teacher shall place premium upon his discipline as the primary principle of personal behavior in all relations with others in all situations. So, this is about self-discipline. Okay, self-discipline naman yan. Pag sinabi nating discipline, hindi lang naman yan sa behavior natin. Time management also is a part of self-discipline. Okay, effective time management, balanced, binabalance natin yung professional responsibilities natin over our personal life. Okay, with discipline. Emotional control, yun siya sabi ko, yung dapat yun ang una nating sandata, patient tayo. We maintain emotional control in all challenging situations. We respond yung kalmado lang, calmly. Okay? Hindi yung nakikipagsabayan ka. Okay? What else? Healthy lifestyle. A teacher shall maintain at all times a dignified personality which could serve as model worthy of emulation by the learners, peers, and all others. Dignified personality. So, role model tayo. Kaya nga sinasabi nila na, naku, teacher pa naman siya. In that phrase, ibig sabihin, tinitingala tayo. Kaya pag nagkamali tayo, teacher pa naman siya, bakit kaya ganun po, di ba? So, we should be role models. Dapat we interact respectfully with all individuals, regardless of their status, maintaining dignified and yung approachable demeanor natin pag teacher ka. And then, yung pinag-aral natin nung una, professional and personal appearance. Okay? Dressing appropriately in public, preventing, let's say, minsan kasi, if we present ourselves in public, kung iba ang manner natin, mawawalan sila ng respect sa atin. So, pag nasa labas tayo, dapat be appropriately ating pananamit. Hindi porke wala ka na sa school, naka-tube ka na, naka, di ba? Makikita ka ng mga magulang, so hindi ka irerespetuhin. So, inappropriate behavior, disrespectful attitude, neglecting appearance, and so on. Okay?
Section 4, a teacher shall always recognize the Almighty God as guide of his own destiny and of the destinies of men and nations. So, recognizing the Almighty God in Section 4. 4, spiritual reflection, ano pa, moral guidance natin, respecting or respect for belief of diverse religions, okay? Kasi magkakaiba tayo ng mga bata, ng mga sa community, okay? So, in short, we need to promote respectful environment, okay? Respectful environment, okay? So, that's the code of ethics. So, one last is disciplinary actions. Take note. Any violation of any provision of this code shall be sufficient ground for imposition against the erring teacher of the disciplinary action consisting of pwedeng ma-revoke yung certificate of registration mo and your license as a professional teacher. Take note ha, any violation of any of the provisions of this code. Okay? So, pwede ka rin ma-suspend from the practice of the teaching profession or reprimand, pwede ka rin ma-cancel ang iyong temporary permit under causes specified in ito, ang Republic Act natin, 7836. So, in short, we need to adhere to ethical standards. Lahat yan dapat naka-follow ni teacher. So, proactive dapat tayo sa pag-comply ng lahat ng sections. Okay? Reporting violations. Okay? Ang dami palang dapat i-observe ni teacher. Diba? So, effectivity. This code shall take effect upon approval by the PRC after 60 days. And matagal naman ang na-approve. So, we need to abide. We need to adhere all the provisions of this code of ethics. Kasi, sabi dito sa disciplinary action, can revoke your license as a teacher. Pwede kang ma-suspend from the practice of teaching profession. Pwede ka rin ma-reprimand. Pwede ma-cancel ang iyong permit. Okay? So, that's it. That's the end of the code of ethics for professional teachers. Do you have any questions? Okay. Thank you so much for watching. Before leaving, please do click the like, subscribe and get notified button.